Hey, what's up mga adag? Daga, bagong video na naman tayo. Itong video nito tungkol kung paano ako mag-tame ng alaga akong mga CDH na hamster. Sa mga breeder o bago ko pa lang ng mga bili na alaga na CDH, yung mga hindi lumaki sa akin, papakita ko sa inyo, ituturo sa inyo paano ko sila i-tame. Tara, let's go! Panoorin nyo buong video. So, ayun mga adaga. Konting tip ko lang sa inyo paano ako mag-team ng hamster natin. Ito, tulad na ito. Ito mga 3 months old. Ayan. Ganun lang ako mag-team. Ito, umpisa takot pa to sila sa ano, sa mga lumalapit sa kanila. Itong mga gantong edad, ano to, masyadong magugulat yan, mga gat. Ang tip ko lang sa ganito, sa pagtitim natin ng mga CDH, maliit pa lang sila, yung alam nyo na may poor na sila, yung mga balahibo, tapos nakita nyo humangat-ngat na sila ng mga pellets o kaya puds, ano na yan, hawak-hawakan nyo na sila. Patulad ng mga iba kong alaga. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga team ko na mas maganda yung ganito, basa yung medyo basa-basa yung kamay nyo para kumakapit sa kanila. Yan. Ito, banded po siya. Ewan ko kung tawag sa kulay na ito. Yung ulo niya may parang lilac o gray sa ulo. Tapos itong parents niya, itong female natin na breeder. Hindi ko maano na sabing team siya. Kasi hindi po sa akin dumaki yan. Nakuha ko siya breeder na. Pero yung blue natin, yung blue, nakita nyo, yung isa natin blue na Rex, yung teaming niya sa akin, medyo ano siya talaga, sanay hawakan. Yung itong dalawa, yan. Hindi ko pa ito na-gender eh. Kita nyo, basa yung aking kamay. Aamuyin ito ng nanay mamaya pag napagkuli. Ito, male. Itong isa, parehas male. Yan. Ito, gantong edad, maganda bukod na talaga natin. Para iwasan na rin maning nanay. Mahit nila. Mas marami kasi sa akin yung female ko ngayon kaysa sa male. Punta tayo pala sa, ano, sa page ko. Meron ng mga ina-out dun. Mga Rex carrier. Tapos normal coat lang din. Non-related sila. Kaya yun ang pinang-prepare ko na lang pag nag-out ako. Tapos may sunod tayong gagawin na siyempre next breeder natin, Rex to Rex. Nakita nyo naman ata. Nagpunta tayo sa page ko, makikita nyo. Yung blue Rex natin, tapos may nakuha akong white Rex. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos na ito. Na itong video. Ganito lang ang mag-team. Hawakan nyo lang sila lagi na matagal. Hanggang maamoy nila. Makabisado ng amoy nila. Yan, basa. Katulad ng kamay ko, basa. Amoy nila yan ng amoy. Masasanay na lang yan. Itong parents, di ko, ano, kasi hindi yan sa akin lumaki. Pero ginagawa ko sa entertainment yan. Ganito mga loads. Yan. Ganyan. Yan. Lagay nyo yung nanay dyan. Sa isang lalagyan. Tapos iganyan nyo lang. Hanggang maamoy nyo yung kamay mo. Ganyan-ganyan nyo lang. Ay, nakabisado nyan. Magandang gawin yung mga ganito sa mga hindi taming. May at mayaan nyo hawakan. Kapag wala kang ginagawa, boring kayo. Ang gawin nyo, hawakan nyo lang. Hawak-hawakan nyo lang sila. Para makabisado nila yung amoy nyo. Kasi itong malaki na, mahirap talaga yung taming. Yung mga breeder age na, mga tulad na ito. Breeder age na, ang hirap na i-taming. Ito, papakita ko sa inyo yung iba kung paano ko mga taming na sa akin. Ito yung mga iba ko team.
Mga female ko to. Ito blue. Walad sa. Mga kadaga. Ito yung blue ko. Blue female. Anak to ng Rex na Rex kong blue. Blue rin siya tapos Rex carrier. Kayang di naging Rex, no? Ay, salayo. Ayan. Mga female to. Tapos ito yung isa. Ayan. Blue rin. Kapatid nun. Ayan. Mga blue natin yan. Look. Blue Rex carrier. Ito rin po. Blue female. Rex carrier din. Tapos ito normal coat lang natin. Nakita nyo, hindi nila ako kinakagat kasi sa akin na sila lumaki. Mga nalilit pa lang sila, yung mga medyo may balahibo pa lang. Tapos nakita ko na kumakain na, hinawakawahan ko na sila lagi. Tagawa ang ginagawa, hinawakawahan ko na. Kaya yung amoy ko, kahit tumawa ko ng ibang hamster, ibang CDH, hindi sila na ano sa amoy. Ito pa yung isa. Yun lang yan ako ginagawa. Lagi sa paano mag-team ng mga hamster ko. Ganun lang po. Tag alam nyo hindi team, basta nangangat, gamit kayo ng mga ganito. O kaya kahit ano, basta kaya nyo silang hawakan. Ulihit ng hawakan para hindi kayo lang kayo maagat. Tapos unting dandaan nyo ilagay sa ganito sa kamay sa palad nyo. Meron ng iba, gumagawa, tissue, kaya papel. Tagbasa yung kamay nila, pinapahid nila yung ano nila, yung kamay nila doon sa may tissue o kaya sa mga papel para maamoy nila bago nila po hawakan. Pakita ko naman sa inyo yung iba ko naman na teaming din na hamster. Papakita ko sa inyo lahat ng CDH ko. Yun na lang. Ito naman yung CDH natin ng mga male. Itong tatlo dito ay are teaming na. Ito blue natin na male. Hindi ko alam tawag sa ganitong kulay pero nanay niya blue eh. Anak to ng Rex ko rin, kapatid niya yung mga blue dun. Rex carrier din siya. Ang ganda kaya ng kulay niya. Ganda po niya tignan sa personal tag na tag na ano niyo. Pag hindi nga ito, ano, kikip ko sila, gawin ko silang breeder. Ito pa yung isa. Blue. Ayan po. Yan lang, tame na nila. So, ito yung isa, kapatid ng mga normal coat lang din natin. Tame po sila lahat sa akin. Basta, ganun lang ginagawa ko, maliit pa lang nawakan. Ito rin, si Uno. Ayan. Ito yung pinakauna-una kong paanak, si Uno. Sa apat na CDH ko nun, na nanganak, itong anak ng Rex to eh. Blue. Siyang mabuhay lang. Ayan. So, pinangalanan ko siyang Uno. At sa kinip ko siya, nagagawin ko siyang breeder. Ayan. Pwede ko na siyang i-breed. Kaso, gahanap pa ako ng isang female na Rex. Siguro, ano lang, kahit Rex lang din. Gusto kasi Rex na eh. Para ang mga alaga ko na lang din. Konting normal tapos Rex carrier tapos Rex na lang. Pero mas trip ko taga Rex. Ito lang, ganun lang ano ko. Mag ano ng mga male. Hindi sila nangangagat. At unang-una mas maganda, bago nyo silang hawakan, di ba tulog po sila, huwag nyo mo, pag nagising yan, hindi pa maano yung mga mata nila eh. Medyo aggressive pa yan sila mag ano sa mga paligid nila. Kaya tag bagong gising sila, baka tulog, tas hawakan nyo agad, huwag yun pangit po yung gawin. Maganda yung ganyan sila, alive sila, kukunin nyo silang mga alive yan. Yung mga malilikot talaga sila, para hindi kayo makagat. Kasi minsan nabibigla yan sila, tagtulog sila mabigla. Makaagat kayo. Kukunin ko naman yung mga breeder ko. Ito naman yung breeder natin na male. Ito po, yan. Breeder natin na male.
ito, hindi ko talaga ito nahawakan. Kahit ano. Kahit ang nasabihin nila, hindi ko talaga ito. Hindi ko talaga ito nahawakan, tong mail na ito. Simula nung nabili ko siya. Pero that time may way pa na mawakan ng mga alaga natin. Ito ang tatay ni Uno. Kanyan lang gagawa. Laki niyan talaga, mga lods. Makita niya yung laki. Iniisip ko nga kung Rex Carrier itong ano, kasi wala naman sinabi sa akin. Pero itong mail na to ay ano siya, legit, maganda. Ayun ako. Ganyan lang naman ako mag-alaga ng si Ditch, mag-team. Ganyan lang sa kanila. Matanda na talaga itong mail na ito. Itsura pa lang. Alam ko ng breeder na siya eh. Ay, may edad na talaga siya ng mail. Himala, hindi siya ano. Hindi siya galit. Hindi siya nag-whistle. Kung makita niya sa ibang video, nag-ano ito, nag-whistle. Alam niyo yung tunog ng... Basta, maano niyo yun eh. Parang galit. Excuse me. Ganun lang. Ang ginagawa ko, paano mag-tame. Ganyan. Pinapakita ko sa inyo, ganyan lang ako mag-tame. Tame yung ano. Dalasa mo lang laging hawak sa kanila. Gusto mo ganda. Basa. Ayan, basa kamay ko. Para nakadikit din sa kakatawa nila yung ano, may amoy mo. Para hindi nila mawala kagad sa pang-amoy nila yung ano, yung amoy ng kamay mo, yung sarili mo yan. Hindi siya nag-agresibo. Basa na siya sa pawis ng amay ko. Ano na mga pasmado. Unahin ko muna itong ilagay itong hide niya. Lit lang ng ano, pero may hide, no? Unahin muna natin ito. Tapos may isa pa akong ano, bagong gagawin breeder. Ito ay sa Rex din siya, Rex yan. Wait pa ako siguro ng isang buwan bago ko siya i-breed pati yung blue Rex ko, kasi need ko muna silang patabain. Ayan, oh lords, patabain tapos palaki ng malaki na yung kamalakiin. Ito nakuha ko to, na-score ko to sa paid shop. Sakto nag-out ako ng CDH ko na pag-meet up ako na malapit na paid shop. Yun, nakita ko. Na-score ko na siya para sa next project natin sa Rex to Rex na ano, blue. Tapos siya white Rex. Rex talaga, no? Ngayon ginagawa ko lang, pag nandito ako sa bahay, wala ako sa trabaho, hawakan lang silang lahat para ma-team sila. Maraming sabi nga na mas agresibo talaga si DH kaysa sa mga Syrians kasi habang tumatanda, nawawala ang ano nila, yung pagiging aggressive nila, magiging teaming sila habang nagkakaedad. Ngayon sa akin naman kasi dito, kasi mabilis akong mabubuhayin ako ng anak sa ano ba to, sa Syrian, laging lagas, nalalagasan ako. Siguro maling edad pa yung naano ko. Pero ito, cute na. Natutuwa talaga ako sa curly nilang balayibo. Ayan na, inaamoy niya na. Yun lang yan ako dito sa mga alaga ang Rex. Tapos pag team natin, yan, sayang Rex. Tapos kukunin natin yung blue natin na Rex. Ito naman yung blue Rex natin. Bagong gising, hintay muna natin siyang magkamalay. Taming naman to. Pero hintay muna natin siya magising. Para hindi siya masyadong aggressive. Okay na. Okay na.
inano ko lang siya, pinapataba muna. Yan, Rexo. Nilinid niyo yung ungol dun. Ang anak niya yun. Ito kasi, nakuha ko siya. Buntis na siya. Ano na, Rex? Tingnan niyo pa yung, ano niya, yung muso niya. Curly po siya. Ito siguro kapag may anak, ganyan nangyayari. Kala mo hindi, Rex. Pero yung ano, ayun, Rex po yan. Yung sa white talaga natin, kulot na kulot, no? Ito, kulot na kulot din naman po ito. Nung napunta sa akin, nagkaanak siya, hanggang ganyan. Kaya ngayon, tinapahinga ko muna siya. Ito, taming din to. Ang CDH ko. Ayan. Ganyan lang, mag-team po ng mga CDH natin. Kapag yung bago, hindi nyo bago, hindi sa inyo lumaki, gawin nyo, umuha kayo ng ganito. Kahit yung pasandok, kaya nyo silang sandok. Pag nasandok nyo na, di dahan-dahan nyo ilagay sila sa kamay nyo. Ganyan lang. Halos lahat na to sa akin, ano, dalawa lang siguro sa akin, ay tatlo. Ang hindi tayo. Ito rin, kahit dito sa akin galing, pero yung unang araw niya sa akin, hindi siya nagagat. Sinubo ako siyang hawakan. Hindi siya nag-aggressive. Alam ko na team to, medyo team siya. Sanay siyang mahawakan. Kasi yung ibang breeder kasi, ano, breed lang ang breed na hindi na nila nahahawakan yung mga breeder nila. Tapos yung mga anak, ganun din, hindi nila nahahawakan. Kaya, no, hindi nila magawang itim. Meron naman yung iba. Kapag humawak ka ng hamster na isa, huwag ka muna daw hahawak ng ibang hamster na ano. Kasi maamay pa rin daw sa kamay mo. Oh, totoo po, maamay nga talaga nila yun. Pero kung maliliit pa lang talaga yun sila, nahawakan mo na. Pag sa akin, humil ko. Yung pinakita ko sa inyo, kasama ni Uno, mas matanda si Uno sa kanila. Sinama ko si Uno. Hindi naman sila nag-aaway. Tapos itong maliliit natin, sabi muna natin, itong blue. Itong, ayun, amay na ako ng nanay, oh. Yun ngayon talaga. Ayun, nagpapahawak na siya. Amoy niya na ako eh. Nahawakan ko na siya, di ba? Kanina, hindi. Nalulusog talaga siya. Ayun, nagpapahawak na. Ito kasing mga anak niya. Ito. Nakita niya. Naangat na. Ayun. Ito. Ililipat ko na sila. Itong mga to. So, ay, sorry, bad words. Ito, ililipat ko na rin sila eh. Parang itong dalawang to, male na to, parang ayaw ko i-out. Parang gusto kong, ano, kasi muted sila eh. Di ko, sabagay, lalaki pa ito, magbabago pa yung kulay. So, yun lang mga kadaga. Paano, ay magpahawak. Paano tayo mag-team ng mga alaga nating hamster? Yun lang. Ito yung isa, nagagalit. Oh. So, yun lang. Paano tayo mag-team ng mga hamster natin? Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout na lang po sa lahat ng aking nanonood sa aking video. Yun lang, and let's go!